share ko lang. Share ko lang muna, no? So, sa lahat ng mga andito na, sa ating ano, live na ba? I think live na. Okay? So, sa mga andito, nanonood na sa akin ngayon, please like and share this live broadcast. Share niyo na sa timeline niyo para sa ganun makita rin ng mga prospects niyo, makita rin ng mga kaibigan natin. And I'm sure with this topic na i-share ko for this evening, may mga matututunan yung mga tao. Okay, na makakapanood nito. Okay, so good evening sa lahat ng mga gising sa inyo. Okay? Be energetic muna tayo sa mga oras ito. Mag-alala, hindi ko patatagalin ito. And I'll be straight to the point sa mga information na ipapakita ko sa iyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga information na nakatulong sa akin na posibleng matulong din sa iyo. Lalo na kung gusto mo talagang ma-maximize ang paggamit ng internet para magkaroon ng resulta sa business opportunity mo. Okay, so by the way, andito yung baby ko. Okay, so daddy's duty ako ngayon. So, wait lang. Tatanong lang kung saan yung page. Vision Mao. Okay, so bigyan natin siguro ng mga 2 to 3 minutes yung iba para maka-attend dito. Alright. Sige, share ko lang din yung live broadcast ko, no? Good evening, good evening, good evening. Please inform me kung naririnig niyo ako. I-chat niyo dyan sa chat box natin sa baba ng broadcast na to. Kung malinaw ba ang sounds ko, makikita niyo ba ako na maayos? Dahil wala akong monitor, ubat yung cellphone ko. Hindi ko makikita yung mga comments niyo nang real time, okay? Pero madelayed man yan, mamaya sagutin natin yung mga katanungan ninyo. Okay? So, as of this moment, sa nakikita ko, meron na tayong 5 attendees. Okay, yan. Ngayon, 10 na. Okay? So, yan. Wait lang, ha? Sige, pasok lang guys. And let me know kung naririnig niyo na maayos. Yes, ayan. So, thank you so much sa mga nag-inform. Kay Teresa. Kay Teresa Dimple. Kay Jocelyn Oftana. Okay. Good evening sa inyo, guys. Okay. And later on, magkakaroon tayo ng question, maikling question and answer para dun sa mga katanungan ninyo. Wait lang. Ayan. So, good evening sa'yo, Ron. Ayan. So, siguro simulan na rin natin, ano? And later on, babasahin ko yung mga comment nyo. Parang sa ganun, masagot natin yung mga ilang katanungan ninyo when it comes sa marketing or dito sa topic na i-share ko sa inyo for this evening. Okay, so, ano muna? Warm up muna tayo, no? Kasi medyo gabi na. And yung iba siguro inaantok na, pero ayan, I'm so excited na i-share sa inyo yung topic na to, which is how to position yourself so you can attract high quality prospects, okay, to buy your products and services. Okay, so ayan, so as of this moment, 10 pa lang ang nakapasok, siguro yung iba tulog na, okay lang yan, may recorded naman to, pero mas maganda pa rin na umaattend ka lagi ng live. Okay, ng live broadcast dahil dito. Ayun, may pagkakataon ako na sagutin yung mga katanungan mo. Okay, so batiin ko lang, mention ko lang yung mga nandito. Yan, si Johnny. Good evening sa'yo, bro. Kay HF Rodriguez Amasa. Okay, si Donabel Santos. Good evening sa'yo, sis.
kay Rolando Reyes, kay Teresa Dimple, good evening. Sino pa ba? Kay Ron ulit. Ayan. So, now, let me ask you. Siguro simulan natin, ano? Now, let me ask you. Minsan ba na yung tanong mo na sarili mo, bakit alam mo naman kung sino yung mga tamang tao para sa business mo, alam mo yung target market mo. Basically, meron tayong ikakandak na live broadcast din dyan or trainings para nang sa ganun na mas maintindihan ng mabuti kung ano yung kahalagahan na tamang tao dapat ang nakakita ng presentation ng business mo, tamang tao dapat ang nakakita ng products and offer mo, okay, para nang sa ganun mas madaling makapag-generate ng sale. Now, kung umabot na sa punto na alam mo na yung tamang tao para sa business mo, ano yung next thing na kailangan mong malaman? Okay? Minsan ba naitanong mo, bakit alam mo na yung tamang tao para sa business mo, pero parang hindi ka nila pinapansin? Okay? That is our next step. Okay? Once na nalaman natin kung sino yung tamang tao para sa business natin, wait lang. Yan. Tamang tao para sa business natin. Okay, pag nalaman na natin kung sino yung tamang tao para sa business natin, the next thing na kailangan natin gawin is to get their attention. Okay, kailangan makuha natin yung attention nila. Kailangan makuha natin yung attention nila. Para sa ganun, may pagkakataon tayo na ma-close sila into sale. Okay, may pagkakataon tayo na magbigay sa kanila ng solution. Nang sa ganun, makuha natin yung trust nila. And pag nakuha natin yung trust nila, mas madali na para sa iyo na i-offer ang products and services niya. Okay, so that's the reason why I create a training, a simple training na to, okay? Which is ang title nga natin is how to position yourself so you can attract high quality prospects to your to buy your products and services. Okay? So basically gagamit ako ng tool ko para nang sa ganun ma-relay ko ng maayos. Okay, gagamit ako ng pen and the drawing board ko. Okay? For you to see kung ano yung mismo. And advice ko rin sa inyo na mag-ano kayo. Kuha kayo ng notebook and ballpen. Okay? And magsimula na tayo na pag-aralan at matutunan kung paano natin i-position yung sarili natin. Okay? Para sa ganun tayo yung makakuha ng attention ng mga target market natin or ng mga prospects natin. Okay? So, transition ko lang. Ayan. So, ayan. So, the title of this topic is how to position yourself so you can attract high quality prospects to buy your products and services. Okay? So, what you will learn, sulat ko lang, ha? Okay, so hindi ako masyado magiging formal dito. Okay? Isipin mo na lang na magkasama lang tayo and kino-coach kita. Nag-share ako sa inyo ng ideas na pwedeng makatulong para sa marketing or sa pagmamarket niyo ng business opportunity na pinopromote. Okay, so you will learn. In this session, you will learn. This thing. Okay, tatlong bagay lang gusto kong maintindihan nyo. Okay. Number one. Okay. The importance of positioning. Okay? Ano yung kahalagahan, okay, ng positioning, okay, sa pagiging marketer. Okay? So, importante ito. At mamaya, papaliwanag ko sa inyo ito ng mabilisan lang. And I hope i-apply nyo siya as soon as possible. Okay? Second thing, okay, once na alam na natin yung importance or yung magiging benefit sa atin, pag na-position natin yung sarili natin, okay, the next thing na kailangan natin maintindihan is this. Okay? The
idea. On how to position. How to position. Baby, wait lang po. Okay? Andito nga pala si Baby Marcus, yung baby ko. Okay, so daddy's duty ako ngayon. Position. Your brand. Every business has a brand. Okay? Mamaya mas maintindihan mo yan. And as a marketer, you need to have a brand. Okay? So now, ano yung idea para sa ganun i-position mo? How to position your brand, okay, on the next to the next level. Para sa ganun, ikaw mismo yung makita ng mga tao. And the third point na pag-uusapan natin in this short broadcast is this. Opo, baby. Wait lang po. The specific step, specific steps position yourself. Position yourself on social media. Okay? So once na malaman mo kung ano yung importance or benefit sa'yo ng positioning or kung paano yung pupusyon yung sarili mo, once na alam mo na yung idea or yung actions na kailangan mong, or yung idea kung paano yung pupusyon yung brand mo, okay, to the next level, okay, you need specific action. So, yun din pag-uusapan natin. So, bibigyan kita ng specific steps on how to position yourself on social media. Okay, may specific steps akong papagawa sa'yo after this session. I hope i-apply mo siya. Okay, so tatlong bagay lang kailangan mo intindihin. Okay, and I hope isulat mo siya sa notebook mo, journal mo. Siguro magtabi ka ng journal for my daily coaching. Okay, daily broadcast and webinars and trainings, videos na i-release ko in the future time and sa mga susunod na araw. Okay, so in this session, dito lang natin paikutin lahat, ano? So I hope ayan. So isulat mo 'yan and tandaan mabuti. Okay. So ina na ba tayo ngayon? Kumustahin ko lang 'yung iba, no? Okay, so ayan. Okay, so as of this moment, nasa ano na tayo? Nasa 18. Okay? Yung iba siguro tulog na. Okay? And I congratulate you dahil kayo yung nagpupuyat para lang may matutunan. Ano? Okay, so, ayan. Maguin ko lang yung broadcast ko. I hope na isulat nyo na siya na maayos. Na isulat nyo na siya. Okay? Alright, so simulan natin. Okay, so bakit importante na malaman mo kung paano mo ipoposisyon yung sarili mo above market competition. Okay? Sa dami ng mga tao na pare-parehas ng way ng pagmamarket sa internet, lalo na sa Facebook, sa social media, okay?
kung makikapagkompetensya ka sa pare-parehas na way or gagayahin mo yung pare-parehas na paraan ng mga marketers ngayon sa social media, sa Facebook, hindi ka mapapansin. Or posible na hindi ka mapansin. Posible na mahirapan ka na magpapansin. Okay? As a marketer, hindi naman this is the right ito yung we need to get attention of our prospects. In short, kailangan natin magpapansin. Tama? Okay? So, kailangan natin magpapansin. You need to get people's attention or yung prospects yung attention ng mga prospects natin. Para magawa mo yon, kailangan may kakaiba kang ginagawa. Okay? Wag mong hindi dapat na ginagaya lang natin yung karamihan. Na, alam mo yon, marami kasi mga entrepreneur, mga network marketer na gumagamit ng internet, ng social media para i-promote ang products and services nila. Alam mo yon, yung join now, this is the best opportunity in the world. This is number one network marketing company in the Philippines. Okay? Pioneering ka rito. Ito yung pinaka dito napakaganda ng compensation plan. Okay? Yan yung mga common na ginagawa ng mga marketers ngayon. And sadly, yun din yung way ng pagpo-promote ko way back 2011 at 2013. Okay, 2011 nagsimula ako sa pagiging offline network marketer and in 2013, ito rin yung mga panimula, ito yung panimula ng journey ko na kung sino lang yung pinopromotan ko or kung ano-ano mo lang mga pinagpo-post ko. And dahil doon, dumating yung time na hindi ako pinapansin or hindi ako nakakuha ng attention sa mga prospects ko. Okay? So kung ikaw din, naranasan mo to, na-experience mo na, alam yun, post ka ng post sa timeline mo, sa mga group page, pero hindi ka man nakakuha ng inquiry, okay? Or hindi ka naman nakaka-get ng attention. Ang reason nun is because parehas lang yung way ng pagpapromote mo sa karamihang network marketer. Okay? Now, you need to position yourself. You need to separate yourself, okay, from the 98% of people who fail in this industry dahil pare-parehas nga yung ginagawa nila, and place yourself above market competition. Okay? So, kumbaga, kung ito yung mga tao, kung ito yung level ng mga tao, na pare-parehas ng way ng pagpapromote, dapat ikaw to. Okay? Dapat ikaw yung nasa above. Okay? Ikaw yung dapat, dahil kung nandito lahat ng ibang ng kung sino-sinong tao, okay? Ayan yung mga andiyan yung mga kung sino-sinong tao, dapat gumawa ka ng tuldok. Okay? Dahil ito yung papansin ng tao. Dapat ikaw yung mapansin ng tao. Okay? Parang sa ganun makuha mo yung attention, pag nakuha mo yung attention nila, madali na para sa iyo na magbigay ng mga messages, mag-share ng mga ipakilala yung products and services mo, mas madali na sa'yo na ipakita yung benefits ng product mo. And syempre, by the end of the day, okay, ang kailangan natin is makapag-generate ng sale. Okay, by the way, this is the strategy na ginawa ko rin, okay, nagsimula ako na nagbigay sa akin ng resulta. Opo, baby. Magbo-broadcast ka rin. Okay. So, ayun. So, basically, ito yung tumulong sa akin para nung sa ganun, mapabilis ko yung pagkuha ng resulta sa pagiging internet marketer. Okay? Sa pagiging online marketer. Okay? You need to get people's attention. You need to position yourself. I hope na nagigets mo siya. Okay? The importance of positioning. Okay? Kailangan na ikaw ang makita ng tao. Okay? You need to know kailangan makita ka as a valuable person. And that's the key point number two ng session na to, which is ano yung idea? Or kung sinulat mo yung yung bullet na ipin-refer ko, okay? Ano yung idea kung paano mo ipoposition yung brand mo to the next level? Or the idea on how to position your brand to the next level. Okay. Ngayon mo na, baby, ah. Okay? The idea on how to position your brand to the next level. Ano yung
ano yung idea, okay? Parang sa ganun, makilala ka ng tao. Okay? Paano ba nakikilala ang isang business? Okay? Pag sinabi natin toothpaste, ano yung unang tumatatak sa isip mo? Ano yung unang pumapasok sa isip mo pag sinabi natin toothpaste? Okay? Kasi pag yung tumatak, pag sinabing toothpaste, Colgate kagad ang naiisip ko eh. Okay? Pag sinabi natin soft drinks, okay, pag soft drinks, ano yung unang naiisip natin? Sulit mo nga dyan sa chat box. Ako kasi pag sinabing soft drinks, ang unang pumapasok sa isip ko is Coca-Cola or yung Coke. Okay? Hindi naman yung mug. Okay? Yung mga root beer. Hindi naman Pepsi. Hindi naman... pwedeng Pepsi. Hindi naman Pop-Cola. Meron pa bang Pop-Cola ngayon? Hindi naman Mirinda. Okay, hindi Sprite, hindi Royal, kundi pag yung sinabi natin na soft drinks, di ba ang nakukuhan, ang pumapasok agad sa isipan natin is Coca-Cola. Okay? Ewan ko lang kung ganun din sa'yo. Kung ganun din sa'yo, comment nandito sa chat box natin. Okay? So, every business has a brand. Ang problema nga lang, paano mo may pupusisyon yung brand mo na yon above market competition? Kaya, ito yung situation. Okay? Paano nagawa sa dami ng soft drinks, ang daming competition sa soft drinks, bakit si Coke or si Coca-Cola yung napunta sa above market competition? Bakit siya yung dinudumog ng tao? Okay? Pag sinabi nga ng meron nga ako dati may tindahan kasi kami, okay, sa mother ko. Okay? May tindahan kami, sabi mo. Coke nga po, pop, di ba? Parang ganun sila bumibili sa amin. Parang, toothpaste nga, Colgate nga po, yung close up. Parang, ano mo yun, parang dumikit na sa brand dun sa uri ng product. Okay? Dumikit na yung pangalan ng toothpaste, okay? Yung pangalan doon sa product or dumikit na yung pangalan dun sa pangalan ng product, okay? Or dun sa product. Dumikit na yung pangalan ng product dun sa pinaka-product, okay? I hope na gegets mo siya. So, ang reason kung bakit kailangan mo na gawin yung idea na gustong i-share sa'yo is para magawa mo yun. Na maiposition mo yung brand mo, okay? Above market competition. Okay? So, ano yung idea na yun? As a marketer, okay? For me, the definition of marketing is teaching. Okay? We need to teach people. Okay? Basically, as a network marketer, we are from the word network, okay? Communication, connection, marketer is teaching or to solve people's problem or to solve different problem. Okay? So, network is connection. Marketing is teaching. Okay? We teach people how to solve their problem. Kung business opportunity ang pinopromote mo, ano yung solution na gusto mong solusyonan? Or ano ba yung problema na gusto mong solusyonan? Diba? Yung time. Okay? Nakasama mo yung anak mo. Okay? Kahit daddy's duty ako ngayon. Okay? Kasama ang anak ko. Hindi ko kailangan magtrabaho sa labas ng bahay. Okay? Nandito lang ako nagtatrabaho sa comfort ng aking office, home office. Okay? Katrabaho ako kasama ang asawa ko, ang misis ko, ang pamilya ko, mahal ko sa buhay, na hindi ko kailangan lumayo sa pamilya ko. Isang problema 'yon na pwede mong solusyonan, okay? Using your business opportunity. Tama po ba? Okay, kung tama yan, chat mo rin yan sa ating chat box sa baba. Okay? So, products, okay? Kung may ang products mo is mga pampaputi, syempre, ano yung problema na gusto mong solusyonan? Okay, masyadong tumitig sa kulay ko, okay? Inborn na yan, kahit magluluta tayo ako, ganyan na yan. Okay? Yung mga taong gusto mong paputi, di ba? Ayan, solusyon, gusto mong solusyonan is yung mga... Ayan, yung mga katulad namin na gusto na maitim, na gusto mong pumuti. Okay? So ako, okay na sa akin na ganito.
Okay. Actually, medyo pumuti na nga ako niyan compare nung nagtatrabaho ako sa Boracay, sobrang itim ko. Okay? So isa 'yon sa mga pwede mong solusyunan. Isa 'yon na way kung paano mo susolusyunan ng problema, okay, ng mga maiitim. Okay? Solution, kung ang product mo is pampapayat, okay? Ano yung problema na gusto mong solusyunan? Okay? Yung mga gusto mong tulungan yung mga tao na matataba, tama? Okay, na gustong pumayat. Okay? So in order for you to position your brand, okay, to the next level, you need to provide something valuable information about your products and services, okay, that solve specific problem. Okay? Tayo nasa information products tayo. Okay, nasa information products tayo, ang ignition marketing, ang mga training products na pino-promote ko, ang team na pino-promote ko provides information. That's why I give valuable information. I give trainings for me to get people's attention, to get my prospects' attention. Nang sa ganun, mas madali na sa akin mag-offer sa nila. Okay? So the idea on how to position your brand to the next level is to give valuable information about your services and products. Okay? So you need to be specific on giving valuable information about your products para nang sa ganun makuha mo yung attention nila. And para may position mo yung sarili mo above market competition. Okay? Instead na ipitch mo nang ipitch yung business mo, dito puputi ka. Okay, dito papayat ka. In 10 days, papayat ka. Okay, so parang too good to be true, no? Okay, so pag ganun, parang hindi ka panipaniwala, okay, yung way ng pagpo-promote mo, sabihin mo lang, 1 million in 10 days, okay, tapos yung itsura mo, hindi ka ganun ka-formal, okay, maniniwala ba sa yung tao? Okay, sinasabi lang ng tao, naloloko tong tao na to, or scam tong tao na to. Okay, so kung gusto mo na mapansin ka ng mga tao at maiposition mo yung brand mo to the next level, okay, you need to separate yourself from the 98% of people na pare-parehas ang ginagawa and position yourself above market competition by giving valuable information. You get my point, the second point of this training? The third point is this. You need a specific steps on how to position yourself on social media, okay? Ano ba yung mga social media, na alam mo yun, sobrang dami ng tao, na andun na yung mga tao, okay, tumitili na yung anak ko, siguro, kargahin ko na sa, teka nga rito, makita ka sa audience, ha? Ayaw matulog eh, ayaw matula, aray ko. Toot, wait lang po ha. Okay? Taba ching-ching ang bebe ko. Okay. So, specific, you need to provide specific steps. Okay? You need a specific steps in order for you to position yourself on social media. Ano ba yung mga social media platform na maraming tao? Okay? Twitter, Instagram, Facebook. Okay? Usually, yun lang din yung ginagamit ko ngayon to para nang sa ganun, makuha ko yung attention ng mga prospects ko. Okay? So, sa papaanong paraan, ano yung specific steps na yun na kailangan mong gawin in order for you to attract high-quality type of prospects for your business and to position yourself? Okay? Ano yung specific na yun? Okay? Meron akong tinatawag na term on how to get people's attention, to get your prospects or your target market position. And this term is called circular viralocity. Okay? So, ano yung ibig sabihin nun? Okay? Ito yung way kung paano ka magpapansin sa mga tao or sa prospects mo. Okay? And ang key, tatlong bagay lang ang kailangan mong tandaan. Okay? Sa pag-implement ng specific step na to. Okay? Okay? In order for you to do this step, okay, yung process na to, in order for you to position yourself on social media,
tatlong bagay, okay? Kailangan mo mag-plan, okay? Number two, kailangan mo ng content. And number three, okay? Be consistent. Consistency is the key in order for you to build your brand to the next level, to position yourself above market competition. Number one, plan. Sulat mo yan. Hindi ko na kaya na akong time para isulat dito sa ano ko, sa using my whiteboard application. Number one, you need to plan. Number two, okay, you need some content. And third is you need to be consistent. Okay, plan. Okay, in marketing, kailangan nakaplano ka. Okay, you need to have a notebook or siguro mga software from your Windows, from your Windows PC or sa cellphone mo, and dun mo gawin kung ano yung plano mo for your marketing. Okay, ano yung daily basis, okay, ano yung daily task na kailangan mong gawin, na kailangan mong i-commit para sa ganun mapansin ka ng mga tao. Okay, you need to do this, lalo na kung wala, well, alam mo yun, napanghihinaan ka ng loob dahil walang pumapansin sa mga posts mo. You need to do this, okay, on a daily basis. Okay, ano yung mga specific na strategies na na kailangan mong gawin, okay, para lang sa ganun makuha mo yung people's attention, makapag-generate ng mga leads, makapag-generate ng mga high quality type of prospects para sa business mo. Okay, ano yung plan, ano yung you need to have a blueprint or kailangan mo ng plano. Okay, pwedeng mag-assign ka ng isang notebook for that plan, or kahit sa software mo, notepad or something na dun mo ilalagay yung plano mo. Okay? Second is content. Paano ka magkakaroon ng content? Okay? On social, for us to market, okay, kailangan nagbibigay tayo ng valuable information. So, ibig sabihin, kailangan natin ng content. So, paano tayo magkakaroon ng content? Okay? You need to be consistently investing in yourself or in your, yes, in yourself. Okay? Continue yung patuloy na pag-invest natin sa mga libro, sa mga trainings, okay, sa mga sa pag-attend ng mga seminar, ng mga live broadcast katulad nito, sa pag-attend natin ng mga live seminar, okay, live events, okay? Kailangan natin 'yon. Kailangan natin na umattend ng ganun para magpara saan? Makakuha tayo ng mga content, okay, na pwede nating i-share sa target market natin. Okay? Ay pag-aralan mo yung produkto mo. Okay? Kung products, kung tangible products ang pinopromote mo. Okay? Edi mag-search ka sa Google about that product. Okay? Ano yung mga benefit nun? Ano yung mga ingredients nun? Pag-aralan mo mabuti yung mga articles nun. Okay? And then, kumuha ka ng mga specific benefit ng products and services na yun. And yun yung gawin mong content. Okay? I-file mo rin siya sa isang notebook. Okay, sa notebook na yun. I-file mo rin siya and create at least 100 of content. Okay, para lang sa ganun, may pagpipilian ka. Kumbaga, yun yung library mo ng content. Okay? And next, okay, and the third thing is be consistent on this, on this idea. Okay? Kailangan mo ng plano sa bawat strategies na gusto mo. Okay? And para saan ba to? Para saan ba yung ginagawa mo? Okay? To achieve your what you really want in life. Okay? To achieve time and financial abundance. Okay? Makuha natin yung gusto nating makuha. Okay? Yung happiness, yung pleasure. Okay? Kanina, naging ano natin yan, naging topic natin yan kaninang umaga kung nakapanood ka ng live broadcast. Okay? So, be consistent on the things na i-share ko sa'yo. Okay? So, ano yung specific na kailangan mong gawin in order for you, okay, to position your brand on social media, or paano mo i-position yung sarili mo sa social media. Okay? By the way, your name is a brand. Okay? Mau Magallanes is a brand. My product is a brand. Lead Generation Mastery is a brand. Ignition Marketing is a brand. Okay? Unity Network is a brand. Okay? Internet Experts Mastermind Team is a brand. So, it's up to you kung paano mo ipoposisyon yung brand na yon. Okay? Your name is a brand. Okay? By the way, kung hindi mo naiintindihan masyado. Okay? So, ano yung specific
task na kailangan mong gawin. Okay? Number one, you need to post minimum 2 to 4, or minimum 2 or standard is 4. Okay? 2 to 4 post, valuable post na may valuable information about your products and services sa iyong fan page. Kung wala kang fan page, it's time for you to create your own fan page. Okay? And then ayun, be consistent sa pag-create, or be consistent sa ano, sa pagpo-post. Okay? 2 to 4 posts. Okay? Minimum 'yun. Okay? Ayan, pwede ka mag-visit sa ano ko, sa fan page ko. Ayan, may mga images, okay, mga text, mga quotes na ginawa ko. And wait lang. Napagpunan to si baby ko. Training si daddy eh. Ha? Ayaw mo matulog eh. Kanina pinapatulog kita. Ayaw mo. Alam mo na, ha? So, 2 to 4 posts per day. On a daily basis yun. Okay? Second is, create video. Okay? Create video. Okay? Shoot a video. And, minimum of 1 per week. Okay? Minimum 1 video per week. Okay? Publish mo yan every week. Pwedeng ganun na mag-publish ka ng video. Okay? You can use your cell phone. Okay, para makapag-shoot ng video. Kung meron kang DSL camera, okay yon. Kung meron kang webcam na katulad nito, pwede yon. Okay? At ang mahalaga, makapagsimula ka na mag-take ng action and mag-ano ka ng video. Okay? Mag-publish ka ng video every week. Okay? At least one lang. Okay? Third thing is mag-conduct ka ng live. Okay? Facebook live. Okay, katulad dito, broadcast ka ng Facebook Live at least twice a week. Okay? Para sa, kasi ang lahat ng tao ngayon nasa Facebook ni. Okay? So at kailangan mo i-take advantage yung agantong platform. Okay? Na pina-prioritize kasi ni Facebook ngayon yung Facebook Live. Okay? So kailangan mong gumawa nito. Okay? Number four is to conduct at least webinar once. Okay? One webinar session per week. Okay? So, pwedeng ganun. Pwede ka mamili dyan. Pwedeng gawin mo lahat. Okay? Depende sa'yo. Kung ano ba yung desire mo. Ano ba yung gusto mong makuha. Okay? Siguro sasabihin mo sa akin, ang hirap naman ng pinapagawa ni coach mo. Ang hirap naman ng pinapagawa ni Mau Magallanes na to. Ang daming task. But the thing is, para saan ba to? Okay? You need to watch my previews, my last live broadcast. Doon maintindihan mo mabuti kung bakit ang tao natatakot gumawa ng aksyon, okay? Bakit ang tao tinatamad, okay? Bakit ang tao pag yung sinabi na may task na pinapagawa is hindi gumagawa kaagad ng aksyon, doon matututunan mo yan. Panoorin mo yung last live broadcast ko, may recorded yun. Dito rin sa fan page ko. So you need to do this, okay? Hindi ko naman sinasabi to dahil wala lang, okay? Dahil ito rin yung mismong ginamit ko from the past, okay? Yung strategy na to, yung pagiging consistent sa pagbigay ng value sa mga prospects ko, paggawa ng video, okay? Mahirap gumawa ng video, pero maraming nagsasabi na mahirap gumawa ng video. Pagdating is, ano yung kapalit pag nakagawa ka niyan, okay? Pupushin mo yung sarili mo, and yun yung goal natin. Ma-position natin yung sarili natin para makita tayo ng mga tao. Ma-separate natin yung sarili natin above market competition. So, ayun. So, that's it. You need to position yourself, okay? Give value, okay? Para ma-position mo yung brand mo to the next level and do the specific step. Okay, number one, 2 to 4 posts per day on a daily basis. Okay? Dito video once a week, okay, publish a video once a week. At third is at least twice a week live broadcast, katulad nito, Facebook live broadcast, and one webinar per week.
ay webinar once a week. Okay? So, sa pamamagitan yan, okay, mapapansin ng tao. Isipin mo na lang na hindi ka nawawala sa paningin ng tao. Okay? Makagawa ba? Magagawa ba itong task na to? Kung magagawa to, please, i-chat mo dyan sa chat box natin. I will. Okay? I will kung gagawin mo to. Kung gagawin mo tong task na to and ready ka na makuha may position yung sarili mo above market competition, okay? And makuha at para nang sa ganun, mas madali na sa atin ay offer yung products and services natin. Isipin mo na lang na ikaw yung tinitingnan ng tao. Okay? Pag na-position mo yung sarili mo, ikaw na yung tinitingnan ng tao. Okay? Pag nag-offer ka ng products sa mga tao na to, okay, hindi ka na masyado mahihirapan kasi ikaw na yung tinitingnan nila eh. Nakuha mo na yung attention nila eh. Okay? Kumbaga, nakuha na nila yung trust. Nakuha mo na yung trust nila. Okay? So, kung kahit ano man yung offer mo dyan, okay, hindi mo naman kailangan mamilit. Okay? You can leverage the power of internet para ipakita yung offer ng products and services na pinopromote mo. Mas madali na para sa'yo na makapag-generate ng sale. Okay? Nagigets ba? Okay? Maraming mga tao magsasabi na, mahirap yan. Okay? But the thing is, it's up to you. Ikaw lang mismo sa sarili mo ang magsasabi na kaya ko to. Okay? You can control your mind, your body. You can control your body, your the way you think, okay? The way you respond in every task na pinapagawa sa iyo. Okay? Lalo na pag yung nagtuturo sa iyo is na-achieve na yung gusto mong ma-achieve. Okay? So, it's up to you. Okay? At kailangan lang maging positive ka. Okay? Sabi nga ni Chinkitan, di ba? Chink positive. In every situation, you need to respond positive. Okay? In a positive way. Okay? Kailangan may respond tayo. Mag-take tayo ng action dahil basically, kung gusto mo magkaroon ng resulta, you need to take massive action. Okay? Kung gusto mo ng good result, take massive action in what you do. Okay? On every task na kailangan mong gawin. Okay, so I hope this broadcast serves you. Kung may mga questions kayo, sige, pwede na nating pag-usapan ngayon. Kung may mga question kayo, yan, post niyo na yung questions niyo dyan. And then, simulan na natin. Question and answer na tayo. And then, siguro maikli lang dahil miyak na yung baby ko. And, pwede naman natin nasagutin yan. Okay? By the way, sa mga hindi pa member, habang inintay ko yung mga questions natin, ayan, so, shameless promotion lang. Sa mga hindi pa member ng Ignition Marketing under my team, which is the Internet Experts Mastermind, I invite you to take advantage na 2,999 lang yung registration to become part of Ignition Marketing under my team, under our team. Actually, yung mga nanonood ngayon, under this team na. Okay? So, may puyatan na, no? Grabe, no? Mga power to mga tao na to. So, basically, take advantage mo na 2,999 because this October, by the end of this September 2016, i-upgrade natin yung system ng Ignition Marketing and ang magiging pangalan ng company is Unity Network, and doon magpo-provide tayo ng mga advanced marketing tool, which is blogging system, mga capture pages and sales pages, okay, yung bracket page, yung impact instrument, and then bagong opportunity or bagong compensation plan. So, you need to take advantage na sa ngayon 2,999 dahil magtataas tayo ng price, okay, pag nilaunch na yung bagong system na yon, at quadruple or triple to quadruple ang itataas ng price dahil sobrang tools na yon, talagang marketing tools na ang nalagay doon, may mga specific marketing training and platform na gagamitin ka sa company na yon. So magkakaroon ka ng access noon kung gagawa ka ng action ngayon na maging part ng team na to, maging part ng
ng organization na to. Okay, sa mga hindi pa nag-enroll din ng ano, hindi pa nakapag-avail ng video training course ko, which is Lead Generation Mastery, okay? And I offer you this marketing training dahil ito, dito matututunan mo how to generate leads, okay? How to, ayan, kung ano yung mga ginagawa ko when it comes sa marketing, okay? So, pagpo-promote, pagpo-post, okay? Matututunan mo yun doon para makapag-generate ka ng mga leads or mga high-quality type of prospects. Dahil pag nakakuha ka ng mga high-quality type of prospects, mas madali na sa'yo na i-offer yung products mo at makapag-close ng sale. Okay, so doon din ituturo ko yung specific way kung paano mo i-convert yung mga high quality type of prospects na yun into sale. Okay, so that's it, yung question and answer natin. Kung may mga question kayo, post nyo na. Yan. Ang tanong ni HF Rodriguez Amasa, anong recording tool for software gamit mo, bro? Ah, yung software ko lang naman na ginamit dito is yung OBS, or pwede ka rin gumamit ng Wirecast. Okay, pero it require ano, at least medyo mabilis na internet, dahil pag hindi masyado mabilis yung internet mo, naglalag ako. Actually, ano, ako minsan naglalag ako dahil ayun nga, medyo mahina ang internet dito sa Pilipinas. Okay? So OBS ang software na gamit ko. And then, ang webcam na gamit ko is Logitech C920. Okay? So, ayan. Nandito ako sa mini studio ko, sa office ko. Actually, andito yung whiteboard ko sa part na to. Ito yung meron akong ilaw. And ayan. So, yun lang. Yun yung gamit ko for broadcasting this live Facebook Live. Hey, may question pa? May question pa? Live pa rin po ba ito? Yes, live to, Eugene. Ngayon ko lang nakita yung mga questions eh. Ayan. Ayan, bro Mau, Eugene to, I am member. Ask ko lang kung anong software gamit mo sa FB Live para makapag-share screen. MacBook user ako, coach. Ayan, so, yun nga, yung OBS. So, yun. Nasabi ko na kanina. And yan, yung mga tools na ginagamit ko. Mic. Nakita ba? Yan, mic. May gamit din ako na mic. Aha. Ayun. So, may mga question pa? Okay, so kung wala ng question, siguro iwan nyo na lang yung questions nyo dyan, and then, anuhin ko na lang, sagutin ko na lang yan, magre-reply na lang ako as soon as possible. Okay, so kung meron kayong questions, iwan nyo lang yan dyan. Eh, siguro, let's call it a night. Okay, dahil mag-alas 12 na. And thank you so much for attending this live broadcast. And tomorrow, I'm hoping na umatend ulit kayo. And yun, kung gusto nyo talaga na i-separate talaga yung sarili nyo above market competition, or i-separate nyo from the 98% of people na alam yun, pare-pares ang ginagawa. Okay, you need to input new knowledge. Okay? Every single day sa ano niyo, sa sarili niyo. Okay, kailangan niyo ng mga new knowledge, skills, okay? And yun yung pwede kong i-provide sa inyo. Okay? I'm here to serve people, to help other people. Okay? And magagawa ko lang yun, okay? Matutulungan kita kung a-attend ka ng mga seminar na to, nakatulad nito, or ng mga live broadcast na katulad nito. Okay? So that's it. Let's call it a night. Thank you so much. And guys, you need to implement the things na in-share ko sa inyo. Okay? Kung gusto niyo magkaroon ng resulta sa industriya na to, you need to decide today. Okay? Not tomorrow, today. Actually, hindi mamaya. Ngayon na. After this webinar session, after this live broadcast, okay? Yung tatlong bagay, you need to plan. Okay? Create your content. Okay? Contents. Okay? Hundreds of contents. Okay?
okay? Even thousands of content. And be consistent. Okay? Kung nagsisimula ka pa lang sa industriya na to, okay? Work hard. Okay? Work hard. Okay? This is a billion-dollar business. Okay? Itong industriya natin, ang network marketing, is billion-dollar business. But the thing is, you need to work hard, lalo na kung nag-umpisa ka pa lang. Okay? May time for freedom. May time para sa vacation with your family, with your loved ones. Okay? Darating ka rin sa point na yon. Okay? Pero ito yung katotohanan. Okay? Lahat ng mga naging top earner, nagkaroon ng resulta na gusto nila, nakuha yung mga pangarap nila sa pamamagitan ng industriya na to. Sila yung mga tipo ng tao na hindi pa easy-easy lang. Okay? Yun yung katotohanan. Hindi sila pa easy-easy. Okay? They work hard. Okay? They run. Okay? Kumbaga, lahat ginagawa nila. Okay? Huwag ka maniniwala sa mga tao na, alam niyo, magsasabi sa'yo na madali lang. Okay? Hina-hype ka lang nun. Okay? So, kung gusto mo ng tao na magsasabi sa'yo na totoo, okay, you need to find mentor, okay, from our group, from our community. Andyan sila Raymond Tabake, okay, katim natin yan. Okay, sila Rafi Kaligdan, katim natin yan. Okay, si Edward Reformina na business partner ko, katim din natin yan. And other coaches from this community. Okay, look for them dahil ito yung mga tipo ng tao na sasabihin sa'yo yung katotohanan in this industry. Bakit? Okay? Dahil marami kasi mga tao na magsasabi sa'yo na in one day, pwede kang kumita ng gantong income, okay, nang wala kang ginagawa. Yes, posible na kumita ka ng 100,000 per day, okay, pero hindi ibig sabihin wala kang gagawin. Okay? Kailangan may gawin ka. Okay? Kung pumasok sa industry na to, okay, kailangan mong itatak sa sarili mo na sa una, kailangan talaga paghirapan mo. Kahit naman sa trabaho, di ba? Okay? Pagkasabak ba sa trabaho, kahit nung tinanggap ka ba sa trabaho, alam mo ng lahat. Okay? Pag nalaman mo ng lahat, madali na sa'yo na mag-freedom. Okay? Pag na-leverage mo na yung power ng internet, pag na-leverage mo na at nakagawa ka na ng sarili mong organization, madali na para sa'yo i-leverage yung sarili mo at makuha yung resulta na gusto mo. At pwede mo nang kitain yung ganyang income per day, per week, per month. But the thing is, you need to take massive action. Remember this, take massive action. If you want to have the result that you want, take massive action. Once again, thank you so much for attending this live webinar and see you again tomorrow. Bye.